sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is Aitoki po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Kabayan News PH. Dito ulit tayo magbibigyan ng komento at reaksyon. Pero bago ang lahat ng yan mga kaibigan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Kabayan News PH, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Simulan na natin mga kaibigan. Let's go! Ako ang asawa ng presidente. I will do everything para maging successful yung aking asawa. O, hindi na ako makikipag-away. Mga kabayan, isa lang yan sa mga mabibigat na komento at pasaring ng ilang mga senador dito kay First Lady Araneta Marcos. Ito ay matapos magsalita ang First Lady na badshot na siya kay Vice President Inday Sara Duterte. Sabi ni Senador Cynthia Villar, kung siya ang asawa ng presidente, hindi na siya makikipag-away. Sa halip ay tutulungan na lang niya ang kanyang asawa para sa kaunlad ng bayan sa pamamagitan ng paggawa ng iba't ibang project at para mahalin ng tao ang ating presidente. Huwag na mag-away, gumawa na lang ng mga project na makakatulong sa tao para mahalin ng mga tao lalo yung ating presidente. Ako, kung ako ang asawa ng presidente, I will do everything para maging successful yung aking asawa. O, hindi na ako makikipag-away. Matatandaan na nagkomento rin si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa naging pahayag ng kanyang asawa at sinabing unawain na lang ng publiko itong si First Lady Lisa Araneta Marcos dahil hindi ito sanay sa politika. Ang First Lady hindi sanay sa politika yan eh. Kami manihit na kami dyan sa mga insulto, kung ano-ano, personal na insulto, ay policy, lahat. Siya hindi siya galing sa political family. Kaya siguro siya still has to learn na magpanapas ng konti. Samantala nang tanongin naman si PBBM kung may balak siyang tanggalin sa kanyang gabinete itong si Vice President Sara Duterte bilang DepEd Secretary, sagot ni Marcos, walang dahilan para alisin si Inday sa kanyang posisyon. Ayon naman kay Attorney Harry Roque, hindi kayang digwakin ni PBBM itong si VP Sara sa kanyang gabinete dahil malaki ang tulong nito sa kanya bilang katandem dahil ito ang nagpanalo sa kanyang kandidatura noong nakaraang eleksyon bilang Pangulo ng Bansa. Nagpapasalamat siya na napaka-protective ng kanyang misis. Ibig sabihin, nagpapakita yan, hindi niya po pwedeng taluhin sila. Sa totoo lang, kung ako yan, sasabihin ko, nako, my wife, huwag mong pakialaman ang trabaho sa gobyerno dahil hindi yan sakop ng katungkulan ng First Lady. Komento naman ng isang retired general, sapak na sapak talaga ang mga pahayag ng mga senador at iba pang mga personalidad na tila tinatawanan lang ang mga naging banat at pahayag ni First Lady dito naman kay Vice President Inday Sara Duterte. Grabe, sapak, napasapak. Grabing sampal. I hope marinig ito ni First Lady Lisa. Ayun, napakasimple yung pasaring. Kung ako ang asawa ng presidente, hindi ako makipag-away. Gagawa ako ng mga bagay-bagay na makakatulong sa sambayan ng Pilipino para ang mga tao mahalin nila ang presidente. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicommit nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinion. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin legit at napapanahong balita. Maraming marami pong salamat. Para nga kay Senator Cynthia Villar, kung siya ang tatanungin, hindi na dapat magbangayan sina First Lady Lisa Araneta Marcos at Vice President Sara Duterte. Kaugnay ito ng gusot sa pagitan ng unang ginang at vice-presidente matapos isiwalat ni First Lady Marcos sa isang panayam ang kanyang sama ng loob kay VP Sara dahil sa naging reaksyon nito sa pahayag ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
punto ni Senator Villar kung siya anya ang asawa ng Pangulo, pagtutuunan na lamang niya ng pansin ang paggawa ng mga programa para maging matagumpay ang presidente sa kanyang pamumuno. Politika yun eh. O, tayo naman kung ano lang ang tama, yun. Ako, kung ako ang asawa ng presidente, I will do everything para maging successful yung aking asawa. O, hindi na ako makikipag-away. Huwag na mag-away. Gumawa na lang ng mga project na makakatulong sa tao para mahalin ng mga tao lalo yung ating presidente. Pagdagdag ng senadora, posibleng nagalit lang si Pangulong, si dating Pangulong Duterte, dahil sa mga ipinupukol sa kanyang anak, kaya niya ito nagiging defensive sa kanyang mga pahayag bilang isang ama. Well, ngayon po, anong pag-uusapan natin? Ang biniso ng pangyayari. Bad shot si Inday Sara, sumagot ang Inday Sara, walang kinalaman ang kanyang mga sinasabi sa aking mandato bilang isang public official. Pag-uusap kami ng pribado ng presidente at ngayon naman po, sumagot na ang ating PBBM doon sa mga nagsasabi na dapat tanggalin na raw or magbitiw na si VP Sara bilang kalihim ng Department of Education. Well, ang personal na paninindigan ko, eh bakit magbibitiw ang best performing secretary ni PBBM? Pag tinanggal dyan si Inday Sara, edi wala nang kasing galing na secretary at departamento matitira. Ang may iwan na lang dyan, mga DOTR, mga DSUD, ay naku po, huwag na tayo mag-usap tungkol dyan. Pero anong sabi ni PBBM? Ito po, babasahin ko ha. Sabi niya, any of the cabinet secretaries will be replaced kapag hindi nila ginagawa ang mga trabaho niya. All other things are not part of the discussion. Kapag hindi na kaya, nagkasakit, sabihin mo na lang, papalitan ka namin. Kapag hindi talaga marunong o kurap, tatanggalin ka talaga namin. Hindi naman ganun si Inday Sara. So, sabi nga niya, in response to calls for Duterte's resignations from the following, at ayan nga. So anyway, ang sinabi niya, my first reaction is, pero ito po ha, sinabi nga niya, hindi tatanggalin si Inday Sara dahil hindi naman siya dun sa any of the above na hindi nag-deliver, may sakit, hindi kain trabaho, hindi marunong, corrupt, none of the above na si Inday Sara. So, siya ay mananatili. Pero tignan mo, binalansin niya. Dahil lang pumula kay Inday Sara ay ang sarili niyang may bahay. Ito naman ang sabi niya. My first reaction is what a lucky husband I am that I have a wife na very protective sa akin. Kapag may nakitang hindi magandang sinabi tungkol sa akin, she gets very upset. We cannot blame her. So nanimbang ang PBBM. Hindi niya tatanggalin si Inday Sara, pero thank you, my love Lisa, dahil ikaw ay overprotective. Bakit kaya ganito ang naging posisyon ni PBBM? Well, yung kanyang kontra na napakaswerte niya, nagpapakita talaga na talagang napakalaki ng impluensya ni Lam. Hindi niya po pwede baliwalain ang mga sinasabi nila. Sinabi lang niya na hindi niya tatanggalin si VP Sara, pero naku, nagpapasalamat siya na napaka-protective ng kanyang misis. Ibig sabihin, nagpapakita yan, hindi niya po pwedeng taluhin si Lam. Sa totoo lang, kung ako yan, sasabihin ko, naku, my wife, huwag mong pakialaman ang trabaho sa gobyerno dahil hindi yan sakop ng katungkulan ng First Lady. Yan po talaga ang sasabihin ko. At yan ang dapat na sinabi niya nang matigil na ang pakikialam na isang walang mandato sa gobyerno. Pero hindi po niya nakuhang sabihin yan. Bagamat sinabi niya na hindi dapat tatanggalin si Inday Sara, hindi niya nakuhang sabihin tumigil sa paghihimasok sa mga bagay-bagay na hindi dapat pinaghihimasukan ng walang mandato ng isang First Lady. Ayun, napakasimple yung pasaring. Kung ako ang asawa ng presidente, hindi ako makipag-away. Gagawa ako ng mga bagay-bagay na makakatulong sa sambayan ng Pilipino para ang mga tao mahalin nila ang presidente. Grabe, sapak, napasapak. Grabing sampal. I hope marinig ito ni First Lady Lisa. Kasi talagang yung dating niya is pala away. Ang nakikita ko na ang main objective nila sa bakit nagpa-interview ko agad, 'di ba? Dati wala na si Katoning, tahimik.
biglang pumapil, biglang ano, ang intention nila na nakikita ko is para bang ipalabas nila na ang First Lady mapagmahal, gusto niyang tulungan ang presidente, wala eh. Maganda naman sana yung parang pakita na down to earth siya na housewife, kaya tingnan yung damit niya, hindi siya naghanda, normal lang na damit, parang damit ng katulong, something like that, kaya paawa effect. Kaya lang ngayon nagbabackfire, okay? Kasi grabe yung tunada ng kanyang salita. Ako pa? Kung ako pa yung patay sila lahat, parang ganun. May yabang ang dating. So, palaaway, yun ang nagiging image niya ngayon dahil sa interview niya with Katunying. Kaya ang dami nang nakikisawsaw. Pati lalaki, si Senator Ping Lacson, may pang-asar yung kanyang comments eh. If kung lahat ng mga asawa kasing loyal ni First Lady kay PBBM, nako, maswerte ang mga husbands dahil ano na lang, di kwatro ka na lang, wala nang gagawin para wala nang trabaho kasi nandyan ang First Lady. Pasaring yun. Ang interpretation ko yun, yung comment ni Senator Ping Lacson is ang talagang namumuno is si First Lady. Siya ang mas powerful, parang ganun. Kasi siya ang umaastang presidente. Sino pa? Oh, si Super Ate Manang Aimee. Press ka pa ba? Although hindi niya binanggit yung kanyang short video na gumanon lang ang book na Fresh Friday, pasaring yun yung sabi niya, cute pa rin tayo. Sabi niya, anong cute? Mukha, kulubot, cute. Nako, ang tunay na cute si Manang Aimee, dahil 68 years old na siya, talagang presko pa ang mukha. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.